Hello guys, sa inyong episode ng aking vlog, papakita ko sa inyo kung paano mag-maintain or mag-check ng CVT o panggilid ng ating mga scooter. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng panggilid, pag ito ay okay pa, at kung paano malalaman kung alin ang palitan doon sa mga parts na yun, mga sir. So ipapaliwanag ko sa inyo, mga sir, no? Simula sa drive pace, pulley, bola, clutch lining or clutch shoe, bell at torque drive. So halika mga sir, umpisahan na natin. Pag pinaandar nyo siya, ito ang i-check nyo. Check nyo yung belt kung pumapagpag siya rito sa crankcase. So sa akin, kahit naka-degree ako, nakakalkal pulley, normal lang yung kaunting pagpag niya, pero yung umaabot dito, hindi na normal yun. Bali, ang pag-check na itong belt, mga sir, is check lang natin kung may lamat tong ano niya, tatakan to. Pag may bitak na yan, ibig sabihin palitan na yan. Ang indication pa na ito na palitan na is yung gantong pangalan niya, mga sir. Nabubura na siya. Pagpapalitan natin siya every 24,000 kilometer. Madalas yung 24,000 kilometer, mga sir, is 2 years bago natin siya palitan. Pag stuck nga pala kayo, mga sir, ibig sabihin wala pa kayong pinapalitan sa makina, hindi masyadong stress yung belt nyo, so mahaba yung buhay nya. Ngayon sa mga nakakargado 59 or nagsisetup ng panggilid, medyo stress yung belt. Pag stress yung belt, mas ano siya, madali palitan, mas maikli yung buhay niya. So yun lang, ganun lang natin siya i-check, mga sir, no? Every 24,000 kilometer, palit na tayo na ito. Para malaman mo siya kung palitan na yung bell sa kulay niya. Pag sunog tong bell, nasusunog kasi ito eh. Pag sunog tong bell, kulay ano na siya, kulay talong. Or kulay violet. Tapos sabi nila pag naka-center stand, sinisilin niya doon, nasusunog daw yung bell. Pero hindi ako sure kung yun talaga yung pinanggagalingan niya. Yan, papakita ako sa inyo, mga sir. No, so ito siya, mga sir. Check nyo, mga sir, yan kung may tama na siya. Kung may hukay na yan, ganyan. Ibig sabihin pag may hukay na yan, hindi na pwede yung clutch bell natin, mga sir. Pero sa akin ito, makinis pa naman yung loob. Ang problema lang nito, gumigiwang siya. Yan. Pansinin nyo rito kung may giwang siya, no? Ayan. Hindi ko sure kung nakikita nyo. So, dapat pinapalitan na rin to. Bali, andyan natin malaman, mga sir, kung palitan na yung clutch bell. Kung iba yung kulay niya. Kung gumigiwang na siya.
Okay. Yung lock niya. Malalaman mo siya pagpalitan na. Ayan, pag tinagilid mo mga series, hindi pantay yung ano niya. Halimbawa, rito makapal. Dito manipis. Pasigsag. Dapat yung degree niya or pagkakaikot niya, pagkakabilog niya, pantay yan. Ibig sabihin yan, okay pa yan mga sir, no? Then, palatandaan na wala na siya is sagad na rito. Wala na yung ito yung bakal pinakang sa pinang bakal. So, meron pa naman siyang ano eh. May nakaumbok pa. Ibig sabihin, okay pa yan. Ang palatandaan niya na palitan na yung clutch shoe or clutch lining is sobrang manipis na siya. Then, ito rin mga sir, no? Yung clutch spring. Kadalasan sa clutch shoe spring, napuputol siya mga sir, no? Yan. So, pag naputol to mga sir, ang mangyayari, mag-i-engage ka agad to, bubuka. Pag maandar yung motor natin, tapos didikit na siya to sa bell. So, tuloy-tuloy yung takbo ng likod ng gulong natin. Kahit hindi ka nagsislinyador, umiikot yung hulihan na gulong. So, ito yun mga sir. Pag naputol. Yun lang mga sir, okay pa naman to sa akin. Linis lang kailangan na ito. Ganun lang pag-check ng clutch shoe or clutch lining natin mga sir, no? So, next na pag-usapan naman natin mga sir is yung itong torque drive. May mga ano yan mga sir, may mga oil seal yan. So, dapat hindi tumatagas yung grasa dito. Dapat wala siyang grasa dyan sa gitna. Yan. And then, dito mga sir, no? Hindi siya ganun kakalat yung grasa. Okay lang, medyo madulas, pero hindi maraming grasa. So, sa nakaraang video ko mga sir, pinakita ko sa inyo pag nagkakanto yung torque drive, yung vibrate dragging problem niya. Sa loob nito mga sir, yung may kumakanto na slide niya, pinag-i-slide ng pin, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo nakakuha ng top speed. So, papakita ko sa inyo mga sir. Tanggalin natin tong cover. Then, ito mga sir, ang tinutukoy ko. So, tatanggalin natin yung lumang grasa. Ito yung lumang grasa niya. Then, isa pa. Tanggalin natin mga sir. Tawag dito is sliding pin yata mga sir, no? So nag-i-slide siya habang maandar tayo. Ito na mga sir, no?
ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit yung iba hindi nagta-top speed. So ito yung male torque drive. And then ito yung female torque drive. Karamihan ng scooter, mga sir. Karamihan ng scooter, ang nasisira is itong female torque drive. Ito, mga sir, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng uka or kanto yan. Ibig sabihin ng uka, di ba yan is ano yan, parang rainbow, straight siya. Pag yan is nagkaroon ng lalim dito, ganyan. So ito, mga sir, no, halimbawa nakakabit na yung belt, ganyan ang itsura niya. So kaya hindi nagta-top speed tayo, mga sir, pag nagsilinyador ka, gagalaw yung torque drive natin, mga sir, gaganyan siya. So lulubog ka unti ito. So hindi sumasagat do, mga sir, no, na-i-stack lang siyang ganyan. Tulad nito, maayos yung female torque drive ko, mga sir, na dapat ang sagad niya is ganyan, dalalim siya, mga sir. Dapat yung pin niya aabot sa ilalim, and then pag umabot sa ilalim, yung belt tulubog ng ganyan, mga sir, no. Yun ang dahilan kung bakit hindi nagta-top speed or hirap mag-top speed hanggang 60 or 70 or 80 lang yung takbo na dapat usually nakaka-100, mga sir. Sana naintindihan nyo. Ganun yung pag-check ng torque drive kung may tama na siya yung female torque drive natin, mga sir. So sa nakaraang video ko, mga sir, pinakita ko sa inyo itong difference ng stock drive pace tsaka sa kalkal or yung racing drive pace, mga sir, no. And then naging topic na rin natin to, mga sir, no, yung back plate, no, mga sir. So ayan, mga sir, no, pag i-check natin tong back plate, dapat wala siyang hukay. Pag ito may uka, mga sir, or may hukay, magaralgal yung takbo natin or ma-vibrate. Then next, mga sir, is sa fly ball. So i-check nyo lang siya kung may ano siya, kung may tama. Medyo may kaunting kanto na siya, pero pwede pa. Pero pag lumalim pa to, palitan na to, mga sir. Since madalas naman ako magbaklas ng panggilid, kaya ko ma-monitor to kung hanggang kailan na siya pwedeng palitan, mga sir. Pag ito, pag naubos na yung puti niya at umabot na sa bakal, yan din na nagkukos ng ingay, mga sir. And then itong pulley natin, dapat yung makinis yan, mga sir, kasi dyan umaandar yung bola, tumataas baba eh. So yan, check nyo lang siya. So dapat makinis yan, wala siyang gaspang o talas, mga sir. Bali ganun lang, mga sir, no, pag magche-check tayo ng panggilid, dapat alam natin yung itsura niya kung okay pa siya o hindi. Simula sa bell, sa clutch shoe or clutch lining, torque drive, drive pace, pulley at bola. Applicable to sa lahat ng scooter, mga sir. So mahirap natin hanapin kung ano yung diferensya, mga sir, pag hindi tayo nagbabaklas. Ano siya, babalik na natin to, mga sir. Then yan, mga sir, no. So naituro ko na sa inyo kung paano mag-check ng panggilid or mag-maintain. So reminder lang, mga sir, no, pag mag-check tayo ng panggilid, lagi natin tatandaan kung ano yung itsura niya, mga sir, no. Tulad ng sinabi ko sa inyo. So doon natin malalaman kung alin yung palitan. Kailangan tandaan natin or aralin natin kung paano siya tumatakbo. So malaking bagay yun, mga sir, no. So sana nakatulong tong video ko, mga sir.
Maraming salamat sa panonood sa inyo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa parating pang mga video. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, mga sir, at ride safe sa lahat.